Hello guys, magandang araw. Maligayang pagbabalik po sa aking channel. Sa araw na ito, may ipapakita ako sa inyong isang amplifier. Ito po isang isa sa mga pinakamalaking amplifier na nandito ngayon sa Pilipinas, itong ating Category 10 na Live. So marami tayong brand ng mga malalaking amplifier at isa itong Live na Category 10 ang isa sa mga pinakamalaking amplifier. So ito yung ipapakita ko sa inyo ngayon. At i-voltage check natin lahat ng mga supply niya at ipapakita ko rin kung ano ba talaga ang meron sa Category 10. So guys, panoorin niyo yung buong video natin para malaman natin kung ano ba talaga yung meron sa Live na Category 10 na amplifier. So guys, hindi pa nakakita ng ganitong amplifier is ito po yung amplifier na Category 10 na galing sa Live. So ang brand po niya is Live. So ang model niya is itong Category 10. So ito siya, hindi talaga siya isang ordinaryong amplifier at sobrang laki at maraming transistor, capacitor, transformer ang ginagamit dito. So halos times 2 lahat ng mga parts na ginagamit dito sa amplifier na to. So una, itong mapapansin natin, itong kanyang switch is hindi yan ordinaryong switch. So yan na po yung breaker or circuit breaker yung ginamit dyan. Ayan. So meron din naman siyang makikitang voltage meter or volt meter. So yung voltage na galing sa ating mga supply sa ating bahay, yan yung ni-reading niya. So same din naman yun sa mga kakaibang Live na amplifier na meron siyang protect clip at yung signal at active. Itong si Category 10 is stereo siya. Itong channel 1 niya is left channel at ito namang channel 2 is right channel. So may individual siyang input at meron din siyang selection para sa parallel, stereo at yung bridge. So guys, tingnan natin yung kaniyang loob dito sa amplifier na to. So guys, ito yung kaniyang side view, is makapal yung kaniyang okay, so by the way, nandito yung kaniyang transformer sa ilalim. Yan, so meron siyang dalawang napakalaking mga transformer dyan sa ilalim, kaya sobrang bigat ng amplifier nito. So, dyan siya nilagay para dito sa taas is para na din sa kaniyang capacitor. So sa amplifier na ito is magkahiwalay din yung kaniyang supply. Ibig sabihin, sa channel 1 is isang power supply yung ginagamit dito. At sa channel 2 naman is isang power supply naman yung ginamit. So sa dalawang transformer na ginamit at sa dalawang set ng mga kapasitor na ito is isa dito yung sa channel 1 at isa dito yung sa channel 2. So for example, itong wire na to is papunta lang siya lahat sa channel 1. Ito yung kanyang positive at negative na supply doon sa channel 1. So sa channel 2 naman is ito naman yung ginagamit niya at nanggagaling naman din yun sa isa pang transformer na nandito sa ilalim. So dito sa kanyang capacitor is ito po ay 20 pieces na capacitor na 18,000 microfarad or 18,000 UF 80 volts. So 80 volts na capacitor at 20 pieces para lamang po ito sa isang channel ng amplifier na ito. So napakarami talagang capacitor to make sure na hindi talaga siya kukulangin sa kuryente kapag ginamit na siya sa mga malalaking setup. So ito naman guys, itong mga maliliit na mga naka-heatsink dito is ito yung regulator na 78 at 7915. Ibig sabihin, regulator siya sa positive 15 at negative 15 na ginagamit naman dito sa amplifier natin sa kaniyang mga maliliit na voltage dito sa kanyang preamp at sa driver na din sa mga LED display. So dito naman sa kanyang power transistor, ito yung AMG L3281 na transistor. So sa side na to, ito yung NPN side is 23 pieces po
yung nilagay dito. So same naman din sa ilalim na 23 pieces. So in total of 46 power transistor yung nandito sa isang channel ng amplifier na to. So dito naman sa side na to is ito yung kanyang MOSFET at yung kanyang diode. So bawat pagpasok ng wire galing sa supply ay dinaan muna sa diode at doon sa voltage comparator at papunta dito sa nagko-control dito sa MOSFET bago niya pinasok dito sa power transistor na mismo. So meron din siyang apat na pirasong blower, so doon sa side na yan at dito naman sa harap naka ganyan yung flow ng kanyang hangin. So dito is papasok at doon sa bandang yun dyan is palabas yung hangin. So yan guys, yan yung kanyang relay. So ang relay na yan is kapag nag-protect yung amplifier, hindi siya mag-trigger on kasi kapag mayroong DC voltage na na produce itong amp natin, kapag nakapasok siya sa ating speaker is napakadelikado at masisira talaga yung speaker natin. So kapag may problema ang amp at hindi yan mag-on, nag-protect siya at iilaw din yung indicator niya sa harap na nag-protect. So ibig sabihin may problema sa amplifier at mayroong kailangang ayusin. So dito naman sa kanyang backboard is almost same naman doon sa mga ibang model sa Live. Meron siyang dalawang input kasi nga stereo tong amp natin. Speaker out sa channel 1, bridge at yung channel 2. Yan, so makikita natin dito, ito yung kanyang selector sa kanyang stereo, parallel at bridge, sensitivity at crossover. So yan yung mga setting na nandito sa likod ng amplifier na ito. So guys, huwag na nating patagalin pa at i-on natin yung ating amplifier at i-re-reading natin yung kanyang voltage at kung ilan ba talaga yung pinasok niya dito sa kanyang amplifier. So yan guys, kung mapapansin nyo, ito yung apat na wire na galing doon sa kanyang capacitor side. So ito yung apat na pure voltage talaga at ito yung panglima yung itim na ground. So kung makikita natin is meron tayong mababasang HB, MB at low V at BCC plus. So itong side na to is puro positive sila. At doon naman sa ilalim, yan, is puro negative din yung nang doon na voltage na ganyan. So sa pagkakaintindi ko, itong HB ay ito kaya yung kanyang high volt at yung medium volt at yung low volt at yung VCC mismo. So ngayon ititester natin kasi iba-iba yung kanyang voltage na nandito. So nakauna yung amplifier natin at atin na siyang i-voltage check. So yung negative ng tester natin is nakalagay sa ground ng amplifier nito. So sa ground sa speaker or sa ground sa supply, yun po yung ground na, ng amplifier. So ngayon, itesting natin yung high volt, medium volt, low volt at yung BCC. So guys, ito po yung positive high volt. Yan, so may re-reading tayong 200 volts. So nakaselect yung ating tester sa DC 250 at yung mare-reading natin is 200 volts. So yung mare-reading natin is 200 volts. Ito po yung kanyang positive high volt. So dito naman tayo sa kanyang positive medium volt. Yan, so 150 volts. Yan po yung medium volt positive. So positive low volt ay 100 volt. Yan. So sa kanyang positive BCC is 50 volts. So ang supply ng ating amplifier is ang kanyang positive high volt is 200 volts. Medium volt 150. Low volt 100. At yung kanyang VCC is 50 volts. So yan po yung nagsusupply sa buong amplifier. So same naman lahat yan dito naman sa kabilang channel at sa mga negative na supply din.
So guys, dito naman tayo sa kanyang AC voltage. So ito pa yung galing sa mga transformer na voltage. So meron tayong makikita ditong white, yellow, brown at yung red. So i-measure natin kung ilang voltage kaya yung nandito sa mga wire na to. Ito pa yung galing sa transformer. So set natin yung tester sa AC 250 volts since AC yung iti-tester natin. So ito guys, dito sa red na wire is meron tayong mababasang around 115 volt AC. So same lang yung puro pula. So dito sa kanyang brown, yan, so medyo mababa siya. Meron tayong mababasang around 35 volts AC. So sa kanyang yellow is meron tayong mababasang 75 volts AC. Yan. So dito sa kanyang white, ito yung mababasa natin is 150 volts AC yung marireading natin. So yan po yung mga supply na nandito sa ating amplifier. So dito naman tayo sa kanyang measurement. So tingnan natin yung ilang sukat yung kanyang heatsink. So ito naman yung sukat ng kanyang heatsink is mayroon tayong mababasang 27 inches. So lagpas siya sa 2 feet or dalawang ruler yung sukat ng kanyang heatsink. At dito naman sa kanyang pagilid is 19 inches. So standard pa rin yung kanyang measurement dito. At dito naman sa pailalim is 10 inches yung ating mababasa. So makapal siya kasi nga nandito yung amplifier niya, yung transformer niya sa ilalim. So guys, ang total ng length ng amplifier na to is 32 inches. Yan, so muntik na siyang mag 3 feet or tatlong roller yung haba niya. 32 inches. So kasing taas na siya ng MCB na box kapag ginanon yung kanyang position. So sobrang laki talaga tong amplifier na to. So syempre sobrang bigat din yung amp natin at hindi kayang buhati ng dalawang tao lang yung magbubuhat ng amp na to. So yun guys, yan yung ating amplifier. At huwag kalimutan yung panoorin yung first video natin kasi nag-repair tayo dito sa amplifier na to at meron tayong mga tips na binigay, technique para mas madali nating malaman kung ano yung problema. At sana is meron din kayong natutunan about sa mga malalaking amplifier. So ngayon, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-support, mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang mga video tutorial.